Okay, hi, good morning Philippines, and good afternoon dito sa Canada. It's 12:44 in the afternoon. So, ano oras yan sa Philippines? Parang aras 3 pa lang yata ng madaling araw. O parang ganun, kung tama ako. Pero ginawa ko na tong video to para paggising nyo, makita nyo na, okay? Sa mga hindi pa po nagsisubscribe sa aking YouTube channel, please guys, support my YouTube. Advise me, pinalitan ko ng title, think, and my name is Nora Martinez, na nagbibigay lang ng konting mga ideas at kasiyahan sa buhay habang tayo dito sa ibang bansa ay nalulungkot dahil sa pagkamiss natin sa ating mga family, sa ating pamilya at sa mga nararanasan natin ngayon. So, ang dami-daming problema na dumarating. Di pa tapos ang COVID, nandiyan na naman ang PhilHealth. Ano ba naman yan? Pero, eto, gusto ko lang muna kasing bigyan ng pansin ang nag-message sa akin na gusto niyang nag-uumpisa na siyang magnegosyo, pero paano nga ba magkaroon, sabi niya, ng maraming customer, diba? Paano mamalagaan at paano nga ba dapat yung tamang paraan para magkaroon ka ng isang bungesyos na negosyo, yung ibig sabihin yung uumlad, diba? Hindi naman po kaila sa inyo na ako ay nagtinda ng nag-umpisa sa maliit na negosyo sa pagtitinda ng banana queue, halo-halo, barbecue, spaghetti sa mga schools. Yan po. Sa pinaka-importante sa lahat, pag ikaw ay nagnegosyo, nandito sa puso mo. Iyon ang pinaka-importante. Kasi kahit pagod na pagod ka na sa pag-aasikaso sa pamilya, sa anak mo, tapos nagtitinda ka pa, pero pag nandun yung passion, parang nawawala yung pagod mo, masayang masaya ka. Kasi ang number one na susi sa pagsulong ng negosyo, pag-unlad nito, yun nandito sa puso mo. Yun ang una mong tanungin sa sarili mo. Kung gusto mo ba talaga itong ginagawa mo? Ito ba talaga yung passion mo? Diba? So, gawin mo, diba? Pangalawa, kung ang tinda mo ay RTW, dapat kumuha ka ng isang tao, mag-isip ka ng isang tao kung sino yung pwede mo maging mentor. Yung nakikipagkwentuhan ka lang, yung may mga experience ng 10 years, di ba? 15 years or 5 years, yan. Diyan ka makakuha ng mga ideas kung ano yung mga technique nila. Pero huwag mo isasabihin na, kasi gusto ko rin ganito, gusto ko yung, kasi may mga minsan uso sa atin yung crab mentality na, ayokong ituro kasi ganun, kompetensya na yan, parang ganun. So, parang nakikipagkwentuhan ka lang, at least nakakakuha ka ng ideas sa mga, ganun din sa mga pagkain. Sa mga pagkain is, magtanong ka rin sa mga alam mong successful na nag-umpisa sa maliit as lumaki, diba? Tas talagang nakita mo yung successful niya, naging success talaga yung business na yung mga nakikita mo ganun. Minsan tumambay ka doon na, mga nagagawa mo, ano ba yung mga technique mo? Paano pag hindi ba naubos yung ulam mo? Paano pag hindi naubos yung panindan mo? Anong ginagawa mo, diba? So magkakaroon ka ng mga ideas. Kasi kung, alam mo guys, kailangan talaga, pag nag-umpisa ka sa maliit, kahit pa paano, pahalagahan mo yun. Huwag mong isipin na maliit lang to, okay lang. Di, banana queue lang naman. Kasi kung wala ka bang pangarap, di ba? Wala ka, hindi mo ba gustong lumaki yan na maging, magkaroon ka ng pwesto, magkaroon ka ng maraming branch, or lumaki man lang na isang malaki na mapantawid sa lahat ng pangangailangan. So, kailangan talaga isipin mo yung kung sino yung taong yun na pwede mo maging mentor, yun na tatanungin mo. Kaya, dapat alam mo talaga kung anong gusto mo pag ikaw ay pumasok sa negosyo. Ano yung passion mo? Kung magaling kang madala ng damit, magaling kang pumorma, edi doon ka sa mga RTW, di ba, sa mga damit, dahil ikaw mismo, sarili mo mismo ang imo-model mo, di ba? Kasi ako ganun noon, nung ako ay nasa Hong Kong, minu-model ko talaga, sexy pa ako noon, charing. Maganda pa yung katawan ko noon, ngayon talagang ano na, hindi na pwede, mamsi na mamsi na, lolang lola na, pero ako minu-model ko kasi para makita, ay, ang ganda niyan, ang ganda ng forma mo, ganun. So ito gusto mo ko sa inyo yung yun, doon pa lang to. Hindi pa kasi uso ang Facebook noon. So ngayon uso ang Facebook, hindi mo na kailangan rumampa sa kalsada, di ba? Kumbaga, i-picture mo na lang. So kung sa pagkain naman, doon magbigay ka kahit paano na sa Facebook, di ba? Ganun. Tapos yung mga mahirap, parang
diskumpiyado pa na parang masarap ba, parang gano'n. E pag nadaanan mo, tikman mo, di ba? Gumawa ka ng isang luto na pantikim lang, na huwag may sama. So pag nadaanan mo siya, nag-deliver ka, try mo para, para baka next time bumili. Di ba? Yung mga gano'ng sitwasyon, kailangan pinopromo mo yung tinda mo, pinopromote mo talaga siya. At dapat pakapalan ng mukha. Ayan na, hindi ibig sabihin na parang ano, wild, parang ganun. Kung ka sa pagtitinda, is kailangan talaga malakas ang loob mong ipaalam sa lahat ng tao na ikaw ay merong negosyong maliit na inuumpisahan mo. Kagkaya, malaking tulong ang Facebook sa paggagawa ng mga ganyan. So, mag-isip ka ng mga, alam mo, ng mga eye-catchy na pag binuksan nila yung Facebook na mapapa, ay, ang palitaw ni Inday, dapat may mga ganyan. So, uy, kung ano to, parang maganda siya, exciting pamagat pa lang, di ba? Ganun. So, bibigyan mo siya ng mga caption na medyo naiiba sa mga ibang nag-post ng mga paninda. Yun. Eto pa. Marami yan. Pero unti-unti natin. Dilipit muna tayo sa kabila. Kasi ang sabi sa akin, paano ba dumami ang customers o paano mag-stay sa yung customers? Okay, number one. Huwag tayong tumingin sa panlabas. Diba? Ang tawag dito is free judgment. Yan ang tawag dyan. Huwag tayong titingin sa panglabas. Kasi na-notice ko yan na, huwag nyo naman ako i-bash, but correct me if I'm wrong, sa Pilipinas, sa atin. Kapag medyo merong pambili, tinataga sa presyo. Nag-overpricing. Minsan, dinodoble, minsan triple pa. So guys, pangit. Huwag nyo pong gagawin yun. Kung nakikita nyo isang tao can afford bumili ng tinda mo at hindi na tinawaran at bumili ng marami, baka mahalin mo yan. Huwag mo siyang bigyan ng sobrang presyo. Kasi malalaman niya din yan, di ba? So, kasi pag ginawa mo yun, hindi na siya babalik. So, nawalan ka na ng potential na customer. Hindi ka pa niya maire-refer sa iba. So, pero kung ikaw ay honest sa sarili mo, loyal ka sa sarili mo, at alam mo yan lang ang presyo, yun lang ang sabihin mo. Kasi matutuwa siya. Babalik at babalik siya sa'yo. Kasi, ha? Tandaan niyo po, sa negosyo, ang mahalin mo is yung customer mo bago ang kinikita mo. Kasi doon mo lang makikita na marami ka nang magiging customer at may matutubo ka na dahil sa parami na sila ng parami sa kaunting inumpisahan mong tubo. Yun yun, di ba? Huwag ka basta agad mag-grab ng malaki. Huwag agad isipin na ang laki ng tutubuan ko rito, maraming pera to. Mali. Yun ang pinakamali na ginagawa ng iba. So, ang nangyayari, nabubulokan na sila, hindi na nauubos yung tinda nila, nahirapan na silang ma-encourage uli yung tao na bumili. So, dapat, sa nakikita mong ganun ng tao, doon ka mag-focus sa kanya dahil kahit piso lang ang tubuin mo, ang dami niyang binibili, bilangin mo ang piso niyan sa dami ng binibili niya. Kung siya ay magiging regular customer mo, malaki na, tutubuin mo, ubus pa ang tinda mo, fresh uli, kinabukasan ang bago mong paninda, bagong luto uli, di ba? Yun ang advantage nun. Pangalawa, kung kuripot naman, wag din isnabin kung kuripot. Dahil, yan kuripot na yan, kahit naiinis ka na, sobra naiinis ka na, at alam mo naman, na piso na lang yung tubo mo, at okay, sagad na, ito na lang te, smile pa rin, pakita mo pa rin ang iyong matamis na ngiti sa kanya, kahit naiinis ka na, kasi customer di ba? As long as hindi naman siya beyond the belt, hindi ka naman niya hindi ka naman nasasaktan, hindi ka na insulto, kasi ano naman yun kumbaga may karapatan naman siyang tumawad, di ba? So, kung alam mo naman, piso na lang at sagad na talaga, te, sige na naman, bilhin mo na, piso na lang, di ba? Piso na lang yung tubo ko, te, bawi ka na lang sa ibang araw, ganun. O kaya, sige te, piso na lang yung tubo ko dyan, pero bigyan mo ako ng customer, refer mo rin ako sa mga kaibigan mo. Huwag mo nang babaan yun, piso na lang talaga ang tubo ko dyan, pero kung mabibigyan mo ang customer, sabihin mo, pagkalat mo sa mga kapitbahay mo, te, ha, yan ang, ano ha, ito yung paninda ko, ganito, ganyan. Alam mo, word of mouth ang pinaka isang the best na
na marketing para makilala ang paninda mo, para makilala ka. Dahil yung bumili sa iyo na kuripot, hindi mo nakilala yung kilala niya. Yung kilala niya nang kilala-kilala niya, hindi mo na rin kilala na i-refer ka na niya. Uy, alam mo, bumili ako kay ano. Diyos ko, grabe, ang bait niya. Tinawaran ko ng tinawaran tinda niya at nakuha ko yun sa murang halaga. At subukan niyo kung ito yung mga kailangan niyo, sa kanya kayo pumunta. O, di ba? Yung mga ganung sitwasyon kasi pag word of mouth kasi subok na yung quality ng tinda mo, subok na yung sarap ng pagkain mo, subok na yung durability ng mga appliances or mga cellphone na tinitinda mo. Yun yung pinakamalakas na ano ng sa negosyo, yung word of mouth. Kaya kung siya man ay kuripot at is kuripot, isang galante, alam mo, mahalin mo sila pareho. Kasi yung galante, halimbawa maraming pera yan, mayaman yan, di naman mag-aaksaya ng panahon niya na nauupo sa kapitbahay at magkukwento, di ba? Parang ganun. Kasi yan, busy ang mga tao na yan. Pero, pag yan may mga kaibigan na alam mo galante rin, mababanggit ka rin niya. O doon kayo bumili. Nako, ayun, napaka-anis na tao yun. Hindi ako tinataga. Kaya doon na lang kayo bumili. So, yun. Siyempre, yung galante yun. Ang dami niya rin kung bibili, di ba? Kasi subok na. Sinabi na niya na ganun na honest kang tao, di ba? O, dito naman kay kuripot. Oh my God, pag lumabas ng bahay, oh my God, talagang, ano yan, bonggesis yan, ikukwento ka na yan. O, yun. Kaya parehas silang makakatulong sa iyong negosyo. Kaya, no, free judgment. So, wag po tayo mag-judge sa panlabas na kaanyuan. At sa mga kuripot, wag po tayong maiinis. Isa pa, alam niyo po ba, kung ang customer ay makulit, ay kuripot, may madaling kausap, may mahirap kausap, mayroong medyo bastos, mayroong maldita, nandiyan na lahat, diba? Wag! Dapat marunong kayo ng self-control. Alam niyo kung bakit? Diyan kayo matututo kung paano kayo makipag-usap ng maayos sa mga iba't ibang klaseng tao. Dapat may self-control ka. Alam mo kung kailan ka titira. Alam mo kung kailan ka dapat bumaba. Alam mo kung kailan ka dapat tataas. Yun yung magiging karakter mo, iba-iba, dahil sa iba-ibang tao na nakakausap mo. So, malaking tulong sa'yo, sa personality mo, kung iba't ibang klaseng tao ang nakakasalamuha mo, ang nakakadibati mo to every time na nasa paninda ka. No? Pero dapat self-control. No? Alam natin controlling yung sarili natin sa kahit na kaunti, kahit na maliit lang na negosyo, kahit anong pang tinda natin, be professional pagdating sa iyong career, pa sa iyong pagtitinda, di ba? Hindi porke maliit lang yan eh, magiging palingkera ka na rin na, ano ka ba? Bisko, ka na bumili, nakakainis ka, malas ang araw ko sa'yo. Alisin po natin yun, di ba? Magbigay tayo ng mga sweetness na words na ma-encourage sila pag nabumili o hindi man sila bumili ngayon, ma-refer ka sa iba na hindi mo alam. Yun, di ba? O, ayan, ako, alam niyo yan, kinulit-kulit ko yan. Di, tapos hindi ako bumili, pero ang bait niya, kaya sa kanya kayo bumili. Minsan may mga ganun tao, kaya dapat lagi tayong positive. No, di ba? Huwag natin sabihin, visit ka naman! Tatawaran mo agad, yun, umpisa ko lang. Mga ganung style. Alam mo, sinong nabubwisit? Ikaw, binubwisit mo yung sarili mo kasi ikaw na yung naiinis. Ikaw pa yung nagsasalita ng hindi maganda sa harap ng iyong paninda. So, hindi dapat yun. Yan. Kasi nung ako'y nagtitinda dyan, talagang, kung todo pa rin ako ngiti, kahit na tatlong anak ko yung nasikaso ko, naglalaba, nagluluto, nagtitinda, whatever, kahit anong gawin ko, talagang smile pa rin ang beauty. Kasi alam mo, ang number one nakakaakit kasi sa mga namimili is yung personality mo, di ba? Lagi kang maayos, tapos maayos ka makipag-usap, marespeto sa kapwa, yung mga ganung bagay. Kaya guys,
the best na ano talaga, magkaroon ka ng magagandang customer at dumami ang mga customer mo is yung loyalty. Loyalty is the key. So, yun yun. Kaya, dapat huwag kakalimutan at huwag mag-chat. So, huwag tingnan ng customer ang mga mamimili sa mga panlabas. Kasi yung iba, minsan, pag porke naka-duster lang, may dalang anak, ano, parang, oh, ano tayo, bibili ka ba? Huwag po ganun. Kasi yung mga tao, yan yung mahihilig sa labas. Kasi, alam mo po ba yun? Sila yung mga nakaupo minsan sa paghatating na ng hapon. Sila yung mga maraming kausap. Yan po ang tandaan nyo. Ang hanapin yung mga customer, eh yung alam nyo, ah, eto. Eto, tamba ito eh. Eh, kung tinda mo, eh, sisig o dinakdakan. Tapos bumili sa'yo, eh, na lasing-lasing, di ba? O, kuya, ha? O, huwag mong kalimutan yung mga kainuman mo dyan. Sa akin mo na pabilihin, ha? O, ayan, dadagdagan ko na lang. O, kaya may discount ka. O, ha? Mula ngayon, dito sa akin ka nabibili, ha? Yan, kasi pagdating niyan doon sa inuman, o, oh, makukwento ka na niyan. O, doon kayo bumili, tingnan nyo, naka-discount ako, ha? O, ito, dinamihan niya pa, ganito, ganyan. Bait yun, o. Oh. May mga ganun, ano, kung ang kausap mo, o kung yung customer mo, eh, jologs. Jologs ka na, eh. Ganun lang yun. Kasi ako, kung ang kausap ko, eh, very professional, talagang, kailangan ko maging ganun din, pero hinahaluan ko ng konting joke-joke para naman hindi masyadong seryoso kasi minsan nininervyos ako dahil nga nosebleed na ako pag nag-i-English, di ba? Ang hirap-hirap. Pero dahil doon nasanay ako, so magpasalamat ka kung may mga taong makulit, may mga taong kuripot, may mga taong ewan ko ba na hindi maintindihan yung mga pag-uugali, pagbibili sa'yo, pero try to handle them. Da, ilabas mo lahat yung talent mo sa pagsi-sales talk nang walang galit. Alam mo, yun yung maganda rin. Kasi kagigiliwan ka ng mga tao. Ayos, hindi nyo alam, itatanong. Hindi naman po ako sa nagyayabang. Pero ang mga supporters ko sa aking business dito ay matataas na tao. Hindi basta-basta. Dahil nandoon yung kahit minsan naiinis na ako. Yung parang hindi naman kaplastikan yun, guys. Pero minsan, diba, parang napupuno ka. Pero sasabihin ka, okay, yeah, no problem. I'm gonna do that tomorrow, yeah. Because I have not enough time today. So, yeah, I can do it, but not today, parang ganon. So, masasabi niya, oh, thank you so much, Nora, ganon siya, you're such a nice person, you're such a nice, ano, ganito, ganyan, sasabi niya, oh, no, ganon lang ako, no problem, ganon, ganon, tapos, yun, nabukasan, ayusin ko na lang, diba, parang, bigyan mo lagi ng, ano, ng konting kasiyahan, yung customer, diba, kasi, alam mo guys, kasi kung gusto mong tumubo ng malaki ngayon, ang laki-laki ng tinubo mo, ay ang laki-laki gusto mo, tagain mo na siya. Tapos hindi na babalik yung iba. Pansinin mo, nalulumaan ka. Diba? Hindi na uubos ang paninda mo. In the long run, wala na. Bagsakan negosyo. Diba? Ganun yun eh. Sorry, naurgin ako. yun. Ganun yun. Kaya dapat, be friendly. Yan, maging irespeto ang bawat mamimili sa'yo, kahit na anong klase siya, huwag silang i-judge sa panlabas, di ba? Mahalin ang mga galanting customer, huwag tagain, huwag mag-overprice, di ba? Mahalin ang mga kuripot, dahil yan din ang magdadala sa'yo naman mga customers. Then, di ba, parang ganun, as long as may tinutubo ka, guys, ang mga incheck, sabi ko sa inyo, ang mentor ko ay Chinese ang mentor ko, ang sabi niya sa akin, Nora, kahit tumubo ka ng piso lang sa isang customer, tama na yun, dahil pag nakasampung customer ka, meron ka ng 10 piso, tumubo ka nga dito ng 10 piso sa isang customer, pero bukas, pangalawa, wala na sila, bakit? Kasi, overpriced ka na. Natuwa ka lang ng isang oras. Pero sa susunod, wala na. Diba? So, yun yung tatandaan natin, guys. Kung mapapansin nyo, ang Chinese, ang pinaka-successful sa business. Kung mapapansin nyo sa Pilipinas, ang kinchek ngayon ang halos successful sa business. Ha? Dahil talagang ayaw nila ng, gusto nila talagang ilarga na ng ilarga kahit sa murang halaga. Kasi, hindi mabubuo ang G's kung walang piso. Diba? Kaya tandaan yan, guys, sa konting tubo,
kung laging bago, laging bago, sasabihin ng mga tao, ay nako, doon na lang ako, mura na, lagi pang bago. Diba? Ay, doon na lang ako, mura na, bago pa, nakatawa pa lagi yung may-ari. So, ganun, dadami ng dadami. Ang Facebook isa rin kasi, kaya lang sa Facebook, hindi ka subok masyado, diba? Pero pag nasubukan na nila lahat in person, from word of mouth, lahat siyang pag nakita ko sa Facebook, katuwang mo na rin yan. Isa na rin sila, isa na rin silang mag-ano sa'yo, mag-elevate sa'yo, na itataas ka talaga nila, di ba? Yun. So, maraming paraan, guys. But, pinaka-importante, ha? Sa pag-umpisa is, yun na nga, ay maging, alam natin kung ano ang gusto natin na negosyo. At huwag tayong nanaga, huwag mag-overprice, right? Mahalin, huwag mag-prejudge, okay? So, huwag tingnan ng tao sa panlabas. Okay? Tapos, yun nga, magkaroon tayo ng tamang asal. Yan, sa pagtitinda. Magkaroon tayo ng smile palagi. At kung medyo jolog, sabi na pagiging jolog. So, medyo seryoso. Konting seryoso, pero bigyan mo pa rin ng konting biro para mawala ang kanyang mga wrinkles at kagiliwang kanya. Gawin mong kaibigan ang iyong customer. Kasi kahit na anong mangyari at babalik sa iyo pag nakagiliwan kanya. Yun, guys. Kaya, yun na nga may papayo ko. Kagaya ng sinabi ko, pinanggalingan ko lahat yan. Palamig, banana cue, spaghetti, fishbowl, barbecue. Ano mo, pinanggalingan ko lahat yan. At talaga naman, masasabi ko na ang dami kong customer noon. Daming bumibili sa akin noon. Kaya, hanggang sa, ayoko nito. Kumbaga, le-level up na ako. Kailangan ko na ng ganito, di ba? Don't stop dreaming, guys. Huwag niyo sabihin na, wala kasi akong puhunan, hanggang dito na lang ako. Kasi pag nandun yung isip mo, yung mindset mo na wala kang puhunan, hanggang doon ka na lang, hindi ka na talaga makapag-isip. Huwag ganon. Di ba? Dapat, kailangan ko to. Sa totoo lang. Kailangan ko mag-level up, 'di ba? Kailangan ko na ng ganito. So yung makakapag-isip ka ng idea, ha? Yung mindset mo dapat laging alive na hindi dapat ang ganito. May anak ako, nako, pwede ba? Ayoko nang ito lang ang tinda ko. Ayoko nang banana queue lang ang tinda ko. Parang ganun. Kailangan ko lumevel up. Kasi pag sinabi mo, wala naman kasi akong puhunan, ano bang gagawin ko? Hindi ka makakapag-isip ng tama. So guys, ganun ang gawin. Ang mindset dapat laging alive para makapagbuo ka kung ano ang susunod mo na hakbang. Laging isipin, ano ka na ngayon? 5 years from now, ano ka na nun? Diba? Siguro, ano na ako nun? Presidente na ako ng isang manukan. Parang ganun. So, dapat may goal ka. Eh, pag inuumpisa mo, pag may pangarap ka, diba, libre ang mangarap, kaya, mangarap lang tayo ng mangarap, diba? Don't stop dreaming. Yun ang sinasabi ko. Kaya, guys, thank you so much. No, iwasan muna natin, magpahinga muna tayo sa mga problema. Malapit nang matapos ang enhanced quarantine, kaya dapat makapag-isip-isip na tayo ng ano yung mga dapat natin gawin para makapaghanap buhay, para madagdagan ng ating income, at makapag-ipon, guys, kahit konti, mag-ipon, para sa darating na ganitong sitwasyon, meron tayong madudukot. So, start a new life pagkatapos po ng quarantine. Thank you so much, guys, sa inyong panunood. Comments lang kayo kung meron kayong gustong topic. Dahil sa dami po ng naranasan ko, lahat ng sasabihin ko sa iyo ay galing dito sa puso ko. Dahil yan po ang talagang naranasan ko. Thank you and please subscribe po. Dahil meron na naman po ako mga bubunutin para manalo ng free load. At every month po ay magbibigay din ako ng mas malaking presyo na may kapanungan sa aking mga nire-release na video. Thank you so much, guys, and God bless you. Bye!